Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 27. Huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili sa bukas sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang idudulot ng isang araw. Hayaang puriin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, isang estranghero at hindi ang iyong sariling mga labi. Ang bato ay mabigat at ang buhangin ay mabigat, ngunit ang puot ng mangmang ay mas mabigat kaysa sa kanilang dalawa. Ang puot ay mabagsik at ang galit ay mapangahas. Ngunit sino ang makakatayo sa harap ng inggit? Ang hayagang pagsaway ay mas mabuti kaysa sa lihim na pag-ibig. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng isang kaaway ay mapandin lang. Ang busog na kaluluwa ay nasusuklam sa pulot-pukyutan, ngunit sa gutom na kaluluwa ang bawat mapait na bagay ay matamis. Kung paano ang isang ibon na gumagala mula sa kanyang pugad, gayon ang isang tao na gumagala mula sa kanyang dako. Ang ungwento at pabango ay nagpapagalak sa puso, gayon ang katamisan ng kaibigan ng tao sa pamamagitan ng mainam na payo. Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan. Ni pumunta sa bahay ng iyong kapatid sa araw ng iyong kasakunaan, sapagkat mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa kapatid na malayo. Anak ko, magpakapantas ka at pasayahin mo ang aking puso upang aking masagot ang dumudusta sa akin. Nakikita ng masinop na tao ang kasamaan at nagpukubli, ngunit ang simple ay dumadaan at pinarurusahan. Kunin mo ang kanyang kasuotan na panatag sa isang estranghero at kunin mo ang isang sangla sa kanya para sa isang kakaibang babae. Siyang nagpapala sa kanyang kaibigan sa malakas na tinig na bumabangon ng maaga sa kinaumagahan. Ito ay mabibilang na sumpa sa kanya. Ang patuloy na pagpatak sa maulan na araw at ang palaaway na babae ay magkatulad. Sino mang nagkukubli sa kanya ay nagtatago ng hangin at ang pamahid ng kanyang kanang kamay na nagtataksil ng kanyang sarili. Ang bakal ay nagpapatalas ng bakal, gayon pinapatalas ng tao ang mukha ng kanyang kaibigan. Ang nag-iingat ng puno ng igos ay kakain ng bunga niyaon, at ang naghihintay sa kanyang Panginoon ay pararamalan. Kung paanong sa tubig ay sinasagot ng mukha ang mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. Ang impyerno at ang pagkawasak ay hindi napupuno, gayon ang mga mata ng tao ay hindi nakokontento. Gaya ng palayok na pandinis sa pilak at ang hurno sa ginto, gayon ang tao sa kanyang papuri. Bagaman iyong bayuhin ang isang mangmang sa isang gilingan kasama ng trigo, gayon may hindi hihiwalay sa kanya ang kanyang kamangmangan. Maging masipag kang alamin ang kalagayan ng iyong mga kawan at pagmasdan mong mabuti ang iyong mga bakahan. Sapagkat ang mga kayamanan ay hindi magpakailanman at ang kurma na ba ay nananatili sa bawat henerasyon? Ang dayami ay lumilitaw at ang sariwang damo ay nagpapakita ng kanyang sarili. At ang mga halamang gamot sa mga bundok ay napupulot. Ang mga tupa ay para sa iyong gamit, at ang mga kambing ay ang halaga ng parang. At magkakaroon ka ng gatas ng kambing na sapat para sa iyong pagkain, para sa pagkain ng iyong sangbahayan, at para sa ikabubuhay ng iyong mga dalaga.